Magandang gabi. Ako nga pala si Mang Rolly. Alam kong, maraming mga taong naniniwala sa mga kwentong kababalaghan. Tulad ng mga aswang at iba pa, may bago akong kwento aswang at kababalaghan, pakinggan ninyo. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para pagsuporta sa channel ko. At mag-thumbs up para ipagpatuloy ko ang pagkwento ng mga aswang at kababalaghan. Dahil sa hirap ng buhay, kinailangan kong magpunta sa malalayong lugar upang magtrabaho. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Brian. Isa po akong magsasaka. Tubong taga Mabinay, Negros Oriental. Hindi sa pagmamayabang, matapang po ako. Madalas akong iwasan ng aking mga kapitbahay dahil nagwawala ako kapag nalalasing ako. Nakasanayan ko na iyong kapag nakakainom ay palagi iyong may kaakibat na kaguluhan. Pati ang nanay ko, pinakaiiwas-iwasan ang makipagtalo sa akin kapag lasing ako. Ngunit kung hindi naman ako nakakainom ng alak, ay mabait naman ako at hindi mahirap kausapin. Nagkataong naibenta na ang aming kalabaw ng maikasal si Kuya. Wala na kaming pansaka, kaya naman lubos kaming nahihirapan sa pang-araw-araw naming trabaho doon sa bukid. Naisipan kong makipagsapalaran sa kabangkalan para naman may maipantustos kami sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Mabuti na lang at agad na pumayag si nanay. Lakip ang pangakong hinding-hindi ako maglalasing sa hindi ko na baluarte. Natatakot si nanay na baka magaya ako sa iba na kung kailan nakipagsapalaran ay saka naman daw na disgrasya. Pinagtawanan ko lamang iyon at binaliwala. Alam ko naman ang limitasyon ko sa aking sarili. Agad akong nakahanap ng amo na maaari kong pagtrabahuhan. Ngunit sa bukid pa rin ako natoka. Isa ako sa mga manggagapas ng tubo. Ang aking amo ay may-ari ng truck at siya rin ang driver. Habang namimili din siya ng mga tubo na maaari naming magapas at ibiyahe sa isang gilingan ng tubo na gumagawa naman ng asukal. May isang nabili ang aming amo at kinakailangang trabahuin agad. Maaga pa lamang ay nagtungo na kami sa sakahan upang magsimula ng maggapas. May bahay pala iyon sa gitna ng natatabunan at nagtataasang mga pananim. Sabi ng aking amo, iyon daw ang may-ari ng biniling niyang tubo. May dalawang anak iyong babae na nagsitulong din sa paggapas. Parang lalaki magsikilos ngunit ubod ng ganda. Ang kanilang ina ang nagluluto ng pagkain na siyang pagsasaluhan namin sa tanghalian. Unang pagkikita ko sa kanilang nanay ay iba na ang pakiramdam ko. Kakaiba kasi tumingin at kapag tinititigan mo naman ay ililis ang kanyang tingin. Wala naman akong malapit na kaibigan na kasama ko, kaya
wala akong mapagsabihan ng aking mga pagdududa. Gumawa lang kami ng trapal at sa hapon ay kami na ang nagluluto ng aming hapunan. Sa pinagtatrabahuhan na kami natutulog dahil masyadong malayo ang bayan. Gigising lang kami ng maaga sa umaga. Maliligo sa batis, saka kakain ng agahan. At magsisimula ulit sa paggapas. Buong araw iyon at hihinto lang kami kapag kakain na ng pananghalian. Medyo malaki-laki pa iyon, kaya naman hindi pa kami matatapos ng ilang araw. Tiyak, malaki-laki rin ang kikitain namin, lalo na kapag walang hinto ang gilingan ng asukal. Malapit lang ang aking pwesto sa may-ari ng tubo, kaya panakanak ang nasisilip ko ang mag-anak sa loob ng bahay. Tila kay seryoso nila. Hindi ko man lang nakita na nagbibiroan ang mag-anak. Naalala ko tuloy si nanay at nakaramdam ng sandaling pangungulila. Naisip kong umuwi muna sa amin kapag nakasweldo ako. Medyo matagal na rin kasi akong hindi nakakainom. Kinagabihan, nagkayayaan ang ilan sa aking mga kasama na mag-inuman sa bayan. Inaya nila ako, ngunit magalang ko silang tinanggihan. Tatatlo kaming naiwan sa aming higaan na inabala ang sarili sa kanya-kanyang gawain. Ako ay nakahiga habang pabiling-biling sa higaan. Nang bumiling ako, sa kabila ay napatapat ang tingin ko sa may kadilimang bahay sa di kalayuan. Naisip ko, wala yatang kuryente sa kinaroroonan namin. Mainit at malamok, kaya muli akong bumangon. Hindi ako makatulog at bigla akong napapatingin sa bahay sa di kalayuan. Alam kong hindi ako dapat makialam, ngunit hindi ko maiwasan pakinggan ang udyok ng kuryosidad, lalo pa at may kakaiba talaga sa pamilyang aking pinagdududahan. Bakit hindi? Unang araw pa lamang namin ay may napansin na ako sa nanay ng dalawang dalaga. Tila natatakam itong nakatingin sa amin habang naghihiwa ng mga rekados sa pananghalian. Pangalawa, nakita kong maagang dumating ang kanyang asawa mula sa kung saan at may dalang sako na may masangsang na amoy. Hindi naman ganoon katapang ang amoy ng mga kinatay na karne. Mapababoy man iyon o baka. Nang sinubukan kong sundan ang patak ng dugo sa lupa, ay iba talaga ang mantsa noon. Tila dugo ng tao. Kaya naman, hindi na nawaglit sa aking isipan na baka mga aswang ang nasabing pamilya at naghihintay lang na mabiktima ang isa sa amin. Ni wala akong matinong tulog dahil sa takot na baka magpiestahan kami bigla.
Naalala ko pa naman sa kwento ng aking nanay na ang baryong ito ay usap-usapang may isang barangay na lugar ng kaaswangan. Hindi bawal ang kumain ng tao dahil iyon ang hanap buhay at ikinabubuhay nila. Kaya naman sa tuwing sumasapit ang dilim at naiisip kong malapit lang ang mga pinagdududahan kong aswang ay halos hindi na ako makatulog. Ayaw kong magising na iniikot na ng mga aswang sa isang malaking baga at ginagawa na akong lechon. Nagpasya akong maglakad-lakad sa paligid. Naisip ko, baka maagang natulog ang mga nakatira sa bahay kaya lumibot ako sa kanilang likod bahay. Gayon na lang ang tindi ng kaba sa aking dibdib nang makitang papunta sa kakahuyan ang ina ng mga dalaga. Walang ingay akong sumunod hanggang sa huminto ang ginang. Napansin kong naroroon pala ang anak nitong panganay na babae at naghihintay sa kanyang ina. Umusal ang ina ng mga hindi ko maintindihang orasyon. At ilang saglit pa, may nakita akong tila kulay itim na bilugang bato na iniluwa ng kanilang ina. Iniabot niya iyon sa kanyang anak na dalaga na tinanggap nito kaagad at biglang isinubo ito sa kanyang bibig. Tila sinakal ang babae nang hawakan nito ang kanyang liig dahil hindi daw siya makahinga. Nang himatayin ang dalaga, ay nagpatuloy sa pag-usal ng orasyon ang ginang hanggang sa nagulat na lamang ako nang sa isang kisap mata ay maging isang kulay itim na ibon ang babae. Lumipad ito paitaas hanggang sa mawala sa ere. Ang dalaga naman ay nanatiling nakahandusay sa lupa. Ngunit pinilit kong huwag lumapit sa takot na baka maging isang aswang na din ito at basta na lang akong sakmalin at gawing hapunan. Nagmamadali ako sa pagkapang ng dahan-dahan hanggang sa tuluyan na akong makalayo pabalik sa aking higaan at pinilit na makatulog. Kahit ang totoo ay halos mamatay-matay na ako sa takot. Kinaumagahan, maaga akong nagising kahit nangangalumata ang mga mata ko dahil sa puyat. Walang gana akong bumangon at naligo saka nagbihis upang maagang maggapas. Ang iba sa mga kama ko ay tulog pa dahil sa kalasingan kagabi. Medyo madilim-dilim pa nga kaya walang ingay akong naglakad pa uwi. Nakasabay ko ang ginang na mahidalang sako. Nangangalahati ang laman at tila mabigat ito. Ako nito nilingon habang bitbit ang mabigat na bagay na iyon na may tumutulo. Hindi ko maiwasang manginig sa takot. Kahit pa sabihin nating sanay ako sa pakikipagbasag ulo. Ibang usapan na kapag aswang ang katapat. Normal na tao lamang ako at walang kakayahan kagaya ng mga nasabing nila lang. Nagpatay-mali siya din ako at nagpatuloy
sa paglalakad matapos kong batiin ng magandang umaga ang ginang na wala man lang sagot. Ako na ang nagsaing nang makita kong nagsibango na din ang aking mga kasamahan. Kahit papaano ay naging kaibigan ko na din ang ilan sa kanila. Nagkwento ang isa na may umiikot-ikot daw na malaking ibon sa kanila kagabi at tingin daw nila ay aswang iyon. Hindi ako nagsalita at nagpatuloy sa pagdigamo. Ngunit naalala kong ang aming ulam ay nasa likod ng kusina ng bahay sa di kalayuan. Natatakot man ay nagtungo ako at hindi na nagpaalam pa sa may-ari. Ngunit gayon na lang ang takot ko nang may makitang mga putol na kamay at paa sa mesa nila sa kusina. Napaatras ako at natakot lalo pa nang makita kong may ginagawa pala silang compost pit sa unahan at malapit na iyong mapuno ng mga buto ng tao. Hindik akong napaatras at bumalik sa aking pinanggalingan. Hingal na lumapit ako sa aking amo at nagpaalam ng umuwi. Hindi naman ito nagtanong dahil alam niya ang dahilan kung bakit ako natakot. Binigyan niya ako sa kabuuan ng aking sweldo at sinabihang bumalik. Ngunit wala na akong balak pa. Wala akong planong magpakain sa may-ari ng tubo na napag-alaman ko na isa palang bangkilan. Iyon ang isang uri ng aswang na nagbabago ng anyo. Hindi na ako bumalik pa dahil mahal ko ang aking ina at gusto ko pa rin magkita kami. Lumipas ang ilang panahon, nabalitaan ko na lang na nawala na ang may-ari ng tubo. At ni isa sa mga kasamahan ko doon ay walang nakakaalam kung bakit bigla silang naglaho. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Gumagalang, Brian. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwento, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.